welcome sa YouTube channel ng Delta Echo Airsoft Supplies. So bago muna kayo bumili ng airsoft, alamin muna natin kung ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng spring type sa gas type. Una natin ikukumpara. Spring type tsaka gas type na airsoft. Spring type, spring operated siya. Hindi mo kailangan bumili ng battery, hindi mo rin kailangan bumili ng hangin. Parang normal na pellet gun kumbaga sa mga bata. Ang features na itong K32-1911, besides sa working hammer siya, may slide lock ka. So pag nakaangat yan, hindi mo makakas. Ito naman yung gas type natin, which is yung WE-1911ME Black. Una natin pag-uusapan yung presyo ng dalawang yan. Itong K32 natin, makakabili kayo online sa worth 1512, depende sa seller or sa page na binibilhan nyo. Itong variant na to is yung sa plastic magazine lang. Yung nabibili kasing ganito, full metal pati yung magazine metal. Kasha rito ay 13 rounds. 13, tapos huwag niya masyadong punuin kasi masisira yung spring niya sa loob. Ito siya. Gas type naman. Ganun din. 13 plus 1. 13 rounds sa magazine, tapos pwedeng isa sa chamber. Next, pag-uusapan natin ay yung power, yung lakas ng dalawang pistol na to. Itong spring type kasi, rated siya at 150 to 180 feet per second. So, hindi ganun kalakas, no? Pero okay na siya, lalo na kung mag-i-start ka mag-airsoft. Na, kunwari, nag-renta ka lang ng AEG doon sa game site na pinuntahan nyo. Wala kang sidearm. Pag bumili ka ng ganito, marerecommend ko okay naman. Kasi doon sa mga game site, may mga rules of engagement kung tawagin. Na pag within 10 meters, bawal mo na gamitin yung AEG mo. So kailangan may pistol ka. So ito, okay siya for beginner. Nagagamit ko siya pang target practice, pang plinking, pampalipas oras. Itong gas type naman, kung may budget naman kayo, pwede nyo na invest sa ganito. Okay naman yung quality niya. In the long run, mas makakatipid kayo kasi kung ganito ang bibili nyo, ang tendency, madaling masira yung piston sa loob. Kasi ano siya, plastic internals. Ang bakal lang sa kanya yung sa labas, pero internals niya plastic. Compared dito, na metal internals, metal din yung external. May ibang variant na ganito, may polymer yung handle. Pag may nasira na part sa loob, madaling mapalitan. At the same time, upgradable siya. Since gas blowback pistol siya, upgradable yung parts. Pwede mong palitan yung internals, pwede mong ayusin yung spring, pwede mong... Basta marami kang mapapalitan. So ngayon, pag-uusapan natin iba-ibang design ng spring type pistols natin. Okay, number 1, K32. 1911 US Army. So, ito siya. The markings niya. Okay.
plastic grip, metal externals, working slide lock, working hammer. Magazine niya, plastic. 13 rounds ang kasha. Sa BBs para dito, ito. 0.20 gram BBs. Ito yung ano eh, maliliit na kulay puti. Ayan. Next pistol natin ay K-35. Ito yung government model 1911. Spring type pistol lang din. Plastic grips, metal externals, working slide lock, working hammer din. Magazine naman ito, full metal. Ganun din, 13 rounds din ang kasha. Okay, next pistol natin ay yung K117D or mas kilalang Beretta. Ganun din, plastic grips, metal externals, working slide lock, working hammer din. Magazine ito, full metal. Same din dun sa dalawa, 13 round capacity. Budget airsoft pistols natin. So best spring type pistol under 2,000 pesos, itong tatlo yung may re-recommend ko. Una, yung 1911 K32. Yan, yung mga markings niya. Semi-metal siya. Metal externals, plastic grip, plastic magazine. Ito yung K32. Next natin ay yung K35. Ito yung government model 1911. Spring type pistol lang din to. Plastic grip, metal externals. Next, ito, K117D, or kung mas kilala na, Beretta. Yan. Plastic grips, metal externals din. So yan, yung mga tatlong airsoft spring type na pistol na may re-recommend ko, under 2,000 pesos. Ililive ko na lang yung link sa description ng video na to para maka-order kayo ng unit niya.